lagi lamang nang masaganang kasaysayan ang ating bayan. Mula nung ang inang bayan ng Bawang ay may katawag na isang Iglesias ni Unión. Noong mga huling taon ng ikalabing anim na siglo ng mga Prayling Agustino. Ang kaunlaran ng isang pook ay karaniwang nasasalalay sa kanyang geografiya, klima at sa likas na yaman. Ang kasaysayan ng San Jose ay nagmula sa kanyang pagkakaroon ng malamig na klima, masaganang bukal ng tubig, at kaakit-akit na pahingahan ng mga mangangalakal mula sa Bawang, sa Batangan at sa Ipa. Karaniwan sa mga kalakal mula sa Bawang ay isdang miralya, dulong, tabako, mga gulay at prutas na ipinakalit sa kape ng mga tagalipa sa pamamagitan ng kalakalang barte. Pumipili ang mga mangangalakal ng sasakyang kabayo de paso, isang kabayong matining lumakad upang ang mga kalakal sa bangkil ay hindi gaanong makalugo. Ang iba naman ay dinadala sa pamamagitan ng pagbabalagwit, pagsasakay sa paragos at pagsusunong sa bakod. Tinatalunto nila ang bagnos mula sa Bawang patungong Natunuan na noon ay wala pang ganitong pangalan at nagpapatuloy-tuloy hanggang makarating sa malaking ilog. Kumakain sila rito at namamahinga dahil sa masarap at malinis na bukal ng tubig at ganyan din sa malamig na lilim. Ang bukal din ito ang pinagkukunan ng inumin ng mga naninirahan na malapit sa ilog. Pagkatapos mamahinga ang mga mangangalakal, ay saka tumutuloy na palipa upang makipagpalitan ng kalakal. Dahil nga sa malinaw, malinis, at malamig na tubig na dumadaloy dito, tinawag ang nayong ito ng Bawang na malaking tubig na ang lawak ay sumusukat ng kabuuan ng mga bayan ng San Jose at Cuenca. Ang yamang tubig ang isa sa mga dahilan kung kaya't ang maraming nakakarating sa nayong ito ay nahihikayat na lumipat at magtayo ng tirahan sa malapit sa ilog. Marami nga ang naninirahan dito sa malaking tubig. Ang cura paroko ay nagpagawa ng simbahang pawid na pinagdarausan ng mga pamilihiyong gawain. Sa kapabayaan ng namamahala ng simbahan, natumba ang kandilang may sindi sa altar at nasunog ang bahay dalangnan. Nang ang bulkang Taal ay pumutok noong 1754, di nagtagal ang baryo ng malaking tubig ay humiwalay na sa inang Bawang sa kapahintulutan ng simbahan at ng namumuno ng pamahalaan dahil sa may kakayahan na itong magsarili ng pamamahala bilang isang bayan. Ito ay naganap noong 26 ng Abril, 1765. Ang nasunog na simbahang pawid ay napalitan ang yari sa bato, ngunit pawid pa rin ang bubong. Sa kalaunan, ito ay naigupo ng malakas na bagyo. Noong 1767, makalipas ang 2 taong pagkakatatag, saka pa lamang nagkaroon ng inaugurasyon ang ating bayan at tinawag na San Jose de Malacung Tubi sa karangalan ng cura paroko Jose Victoria ng Bawang. Si Don Ignacio de los Santos ang kauna-unahang gobernador silyo na ang katumbas ay ang mayor ngayon. Sa pamamahala ni Fraile Manuel Blanco, noong taon 1812,
sinimula ng pagtatayo ng kasalukuyang simbahan. Ang mga lalaki ay nagtitipak at nagpapasa ng mga silyar, samantalang ang mga babae naman ay sumasalok sa ilog, nag-aag-ag at nagsusunong ng tinipong buhangin papunta sa lugar na pinagtatayuan ng kongkretong simbahan. Ang pagkakaroon ng kasalukuyang simbahan ay nangyari dahil sa katutuong lakas at katiyagaan ng mga taga rito na walang pasubaling pagsunod sa mga utos ng namamahala ng simbahan. Bilang isang mamamayan, nararapat lamang na maunawaan at sabihin ang kasaysayan ng kanyang tinubuang bayan. Ito'y isang pamamaraan ng pag-alaala, pagdakila at pagmamahal sa kanya. Sana'y makatulong kayong maisarin sa susunod na henerasyon ang munting alaala ng kahapon ng malaking tubig. Thank you.